sa unang vlog namin, gusto namin makilala niyo pa kami ng mas malalim pa. Tsaka yung mga hindi pa nakakakilala talaga sa amin. So, ako si Roan, asawa ko, kasal kami, si Nance. So, nagtanong kami sa mga friends namin, o sa mga nakakilala sa amin, kung meron silang gustong itanong pa na hindi pa nila alam tungkol sa amin, tungkol sa relasyon namin. So, ngayon, lahat ng tanong nyo, sasagutin namin. Sasagutin namin, honestly, talaga. Sasagutin namin yung tanong nyo. Siyempre, kakain kami. Wow! Kakain kami ng pizza kasi dinner na. Ayaw niya na magluto kasi ayaw niya nang... Hindi, kasi sabi ko kanina sa kanya. Yaya nang yaya ito mag-video, sabi ko. Okay guys, nga pala, ako yung nagpipilit sa asawa ko mag-vlog talaga. Ako talaga yung laging nagpipilit na mag-vlog. Yaya nang yaya kanina, kay pagod ako galing trabaho. Sabi ko, magpapayag lang ako mag-video kung may pagkain. Ang babae, hindi gumagana ang bunga pag walang pagkain. Ito na guys ha, yung mga thank you sa mga nagtanong. Thank you sa mga nagtanong ha. Okay. Siyempre, may mention mo dyan kasi yung mga nagtanong. Sige. Para malaman yung mga tao sa inyong chismosa. Joke. Doon muna tayo sa medyo light. Sa medyo light. Medyo light muna tayo. Game. Sex or chocolate? Sex, medyo light ha. Pero sex or chocolate? Light. Light ba yun guys? Ikaw muna. Sex or chocolate? Yung totoo. 5 years ago, nung bago pa kami ng nihan, syempre. Sex or chocolate? Sex nga, nung 5 years ago. 5 years ago? Ayop na. Hindi, joke lang. Joke lang. Syempre sex, kasi hindi mo mahilig sa chocolate. Hindi talaga ako mahilig sa matamis. Ako si chocolate, kasi hindi ako mahilig sa sex. Wow! Talaga. Syempre, winter. Guys, okay lang ha, nasagutin na yung tanong na yun kasi kasama naman kami. Sex, kasi hindi na mahilig sa chocolate. Ito galing sa inay. Ito muna, light muna tayo. Bakit ka maligalig? Sumugot. Bakit ako maligalig? Siguro kasi nagmana ako sa inay din. Kasi dahil ang inay gay, maumaga pala ang... Diyos ko! Umaga pa lang! Babago pang sisikat ang araw, ay gagawin ay mabubula ako agad, sasabihin ay bangon na kayo dyan, yung kapitbahay nakawalis na kayo, nakabaon pa din yan. Yun yung siguro dahil lagman ako sa inyo. So alam niyo na guys, yun yung sagot niya, dahil lagman na siya sa inyo. Para kay Han, galing to kay Miss Margaret Mercado, paano ka pumuti at paano pumuti yung kilikili mo? Ano? Pamuti ka? Filter lang, filter. Ay, hindi ko alam, hindi ako napaputi sa sarili ko. Pinag-aarasan ko para sa pumuti ako. Iba kasi yung maputi sa... Hindi ako maputi, bes! Diyos ka po, kung alam mo lang. Makinis siya, makinis, malinis, ganun. Pero hindi maputi. Pero yung maputi, okay lang. Pekis. Hindi, okay lang. Hindi ka kasi maitim eh. Ano lang siya? Nasa ito gitna. Maputi. Ito maitim. Siguro hindi na ako. Ganun. O sige, yun na yung sagot mo ha. Hindi kami lang talong yan. Panong tunong yung kapatid mo, Han? Si Mika. Sabi niya, bakit daw ang ikaw ang natatanging anak ng inay? Na may puyo kulot ang kilay. May puyo yung dulo ng kilay. Hindi ka tanong mo sa inay, hindi ko rin alam sagot. Kasi ako hanggang ngayon, question pa rin sa akin kung bakit yung puyo ko wala sa bunbunan, nasa kilay. Yun. Sana nasagot ko tanong mo. Ito, galing to kay Beth, kay Maria.
Sino daw ang mas mahilig kumain? Bes, ayusin mo yung tanong mo. Depende sa kung anong kakainin. Uksa. Pepe, si Ron. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Bakit sabi B rin? Sinong mahilig kumain ng pagkain? Me. Ako. Mas mahilig. Actually, mas mahilig talagang kumain si Han. Pero mas masipag siyang mag-exercise, 'di ba? Han. Mas masipag ang kumain pero sa kanya napupunta yung taba. Kumbra ka. Game. Ajanon. Ito. Tanong to ni Michi Merida Gokotano. Para Michi. Sa atin to, Han. Para sa ating dalawa. So, may balak po ba kayong mag-anak? Ako muna yung sasagot. Ang sagot, oo, meron. Meron kang, may balak kaming mag-anak. Hindi pa lang kami handa sa ngayon. Wala kwarta. Madami pa kaming... Wala kwarta, sabihin, wala. Wala pa kami kwarta. May mga priorities pa. Yun. Wag, kasi pag sinabi nung walang pera, guys, piece of advice, ha? Huwag niyong sasabihin na wala kayong kwarta. Never niyong sasabihin na wala kayong pera. Never niyong sasabihin. Kasi, kung ano yung magagaling sa bibig niyo, yun ang mangyayari. So, lagi ko na sinasabi ng kanya, huwag na huwag niyong sasabihin na wala kayong pera. Ako, pag tinatanong ako, meron, pero sapat lang. Paano pag may nangutang? Pag may nangutang sa Mars, akin, may pera ka, pautang. Sasabihin mo wala kang pera. Paano mo sasabihin? No, meron. Pero sapat lang para sa atin. Ganun. Okay. Kasi, pag may nanghiram lang sa akin, ginagawan ko rin ng paraan. Pero, hindi lahat. Basta, ano lang. Kung meron ako, bakit hindi, diba? Wow! Okay. Maganda to. From Charmaine Flores. Kwento nyo, love story nyo. Kung paano kayo nagkakilala. Paano at kailan na-develop sa isa't isa. Actually, parang, excuse me. Ganon din yung tanong, excuse me. Ganon din yung tanong ni, ano, ni Reg, Rain Ilagan at yan, sabi niya, ay, totoohan, pakwenta naman sa vlog kung paano kayo nagkakilala, saan, bakit, paano, sapagkat, tatapuat, bagamat, bakawan. Hindi na nila naiintindihan, baby. Yun, kwento mo na kung paano. Anyway, ito. Kwento mo na! Kwento mo na paano tayo na-develop at nagsimula, di ba? Okay, guys. Ito totoong, ano to. Lagi ko itong kwento. Sobrang natutuwa ako sa kwento. Mahapan itong magkwento. Lahat ng nakikilala ko, kwento ko talaga to. Bago kami magkakilala, parehas kaming nasa isang relasyon sa magkaibang tao. What? No. Pero, nakita ko siya sa Facebook, hindi ko siya kilala at all. Pero, nung nakita ko yung mukha niya. Pero pareho kami ng pinasukan. Na school. No, hindi ko pa alam yun that time. Okay. Hindi ko pa alam that time na para sa na school na pinasukan. Basta nakita ko yung picture niya. Ang sabi ko sa sarili ko, akin ka. Totoo yun, guys. Totoo yun. Ako, nasa relasyon ako sa ibang tao. Nasa relasyon din siya sa ibang tao. Pero kahit na ganun yung sinabi ko sa sarili ko naman, syempre nirespeto namin yung karelasyon namin. Totoo! Ito sir, ako naman. Sige. Perspective. Ako may syota dati. Nasa Taiwan ako noon. Abay, ano? Okay kami nung jowa ko. Tapos rin may jowa. Hindi ko alam kung bakit ko ito naging friend ko sa Facebook na in-accept ko. Tapos, bigla na lang mag-chat-chat na ano. Hindi ko naman nari kilala. Tapos, mag-chat-chat na lang.
hi babe. Ah, sabi ko, ay, ano gari? Sabi ko, feeling close. Tapos, nagpapasa ng picture na ano, na nasa kotse siya, nasa restaurant, ganyan. Akala niya aking madadala sa pagayon ngayon. In short, naging friends muna kami. Kasi nga may mga karelasyon kami that time. So, meron na... Bali, okay. Aminin ko na, dati kasi medyo malandi talaga ako. What? Pandik! So, yung karelasyon ko dati, nagkaroon pa ako ng karelasyon ulit. Kaya nag-break kami nung... Basta, in short, nagkahiwalay na kami. Hindi siya ang rason, ibang reason. Ibang reason nun. Tapos, siya... Ikaw, Han, ikaw ang magsabi. Ano ako? Di ba naghiwalay din kayo nung karelasyon nila? Naghiwalay kami nung jowa kasi. Nasa Taiwan ako noon. May jowa ko, 4 years kami. Oh, napainom sila. Shot muna, guys. May jowa ko, 4 taon kami. Tapos, mahal na mahal ko yung dati. Tapos, isa pa. tapos, yun nga. Hindi mo na kailangan sabihin mahal mo siya. Minahal ko siya dati. Mm. Di, yun nga. Ayusin mo yung mga kwento mo, ah. 4 taon kami, tapos yun. Madaming beses ko siyang nahuli na nag-cheat. Tapos, yun. Tapos, umuwi ako nun sa Pilipinas. Ano, tinry ko namang ayusin. Pero pagbalik ko sa Taiwan, ayun, parang nakakapagod din na basta, na ayun, alam mo yun, yung bas pagod ka na pala. Yung basta naramdaman mo na lang na ayaw mo nang mapagod. Tapos yun, before ano, 2015 siguro mid-year, yung 2015, yun, naghiwalay kami. Tapos, ano. Tapos after that, yun nga, si Roan dumating. Okay. Pinapadalhan sa siya ng, ano, ng, oo, ng bulaklak sa Taiwan. Bigla na lang, ipipage ako nung coordinator ko sa, ano, sa dorm namin. Paging blah, blah, blah. Nagugulat sa Taiwan siya nag-i-stay, ha? Nasa Taiwan ako. Nagugulat na lang ako. May nag-pinage yung pangalan ko. Akala ko may kasalanan ako. Pero, aba, paglabas ko, iba, may delivery, ano? May pa-deliver, may pa-bulaklak, may pa-perero, tapos may stamp toy pa. Oh, di ay, lakad ako pa loob ng dorm. Eh, parang ano yung pili ko, ang ganda-ganda ko, ganyan. Pero yung Ferrero, hindi ako nakinabang yung mga kaibigan ko kasi wala talagang hilig sa chocolate. Tapos yun. Yun, doon na nagsimula yung yun, continuous na yung communication namin na nag-Skype kami. All day, all night. Talagang pahinga lang namin sa Skype is trabaho. Di ba, Han? Kahit tulog, naka-Skype. Pero hindi pa kami nun, ha? Hindi pa kami. Kasi... ayaw niya akong sagutin nang hindi kami nagkikita. Diba? Tapos, so, ayun, sabi, ay, are, ano, hamit. sabi kay, mare, ganyang sasagutin ay sa, ano, ay, ako yung dalagang Pilipina, ye. Hindi, pilit akong sinasagot sa, ano, nung ay nasa Taiwan. Sabi kay, ala, kay sasagutin ko lang pag ako yung pinuntahan mo din, eh. Dahil, ano, basta yung china-challenge ko siya, sabi ko gayon. Abay, isa ulaga, ay pumunta nga. Bay, hamit nga talaga. Tapos yun, di punta siya. Ay, di ano, sabi niya nung mga October, November. Sabi niya, ano, nakabook daw siya ng ticket pa Taiwan. Excited ako, syempre excited. Tapos, at the same time, ano, problemado dahil nung time na yun, ako gay ano, hindi mo ito alam. Nung time kasi yun, ano, ako may pinapaaral dalawang college, si Nika at si Noel. Ay, Diyos ko, hindi, napakamagastos.
Tapos padala pa sa mga inay dahil ang mga inay na nag-uuling lang, ganyan. Para breadwinner kasi ako dati. Tapos di excited ako no. Ko. Tapos problemado kasi pupuntahan mo ako tapos ay wala man lang yung syempre yung kwarta ko noon pang yung alam mo yung normal na kwarta lang ng tao. Hindi yung madami. Ko, isip-isip ako. Siyempre, pupuntahan ka. Paano? Ay, kailangan mo din gumastos. Ginawa ka. hindi kasi ako talaga palutang na tao. Ang ginawa ko mag-delay. Isinangla ko na kay Tiyang. Hindi ko alam yun. Hindi ko sinasabi sa'yo kasi nahihiya ako. Sinangla ko yung ATM ko. Hey God, until now guys, hindi ko alam yun ngayon. Shout out kay Ate Gina Digala na nagpa-utang talaga. Salamat te. Nakasurvive ako. Sinangla ko ang ano, sinangla ko yung ATM ko, 15,000 NT. Oh, di, payabang din naman kaya 15,000. Tapos, di yun nga. Sinangla ko yung ATM ko. First time kong sinangla talaga. Isip-isip ko yung kung paano ko yung babayadan. Diyos ko, may ano pa ako. Ay, tapos ako sa lending nun eh. Sabi ko, ah, paano ko pagkakasyahin yung ano, yung padala ko sa mga inay, tapos yung porsyento sa ano, sa ATM. Di, ano, di yun nga, di, na, okay na, may pera na ako, may pang-libre na ako. Tapos nung ano, kasama, nung susundin ko na to sa airport, December to pumunta, December 17, pumunta sa di sinundo ko ari sa airport no. Hindi pa kami first time namin kikita kasama ko yung kaibigan niya si Tin. Hi Tin. Ay nung sa airport na ano. Di sabi ni Tin, ito ganito labasan ano. Wait lang han. Ito ganito guys, yung unang pagkikita namin, grabe talaga. Sobrang oh my god. Turn up. Walang kay spark. Sabi ni Tin. Ayan, dumating ka na daw, sabi ko, nahaan, sabi, ayan, ay kita kami, ano, may nagtutulak ng trolley sa airport, tapos may mga maleta, ang lalaki ng maleta mong dala nun, kinahaan, ah, tapos sabi, ayan, kita ko yan, akala ko yung bata, hindi ka alam ang liit ni Ron, yung gano'n mo, 4-11 ka, diba? What? Ang liit! Grabe na. Itong watang ito. Tapos, basta, para kami turn off dahil, ako turn off sa kanya. Turn off ako din kasi. Parang bata. Parang alam mo yung malikulaan na turn off. Turn off din siya kasi. Sobrang turn off ko guys kasi pagpunta ko doon, mukhang lalaki to. Sobrang payat niya. Tapos nakasombrero nung ano, yung pang hip hop na parang lalaki. Tapos, alam niyo guys yung expectation ko na parang alam niyo yung nag-i-slow motion tapos magkikita kami tapos magyayakapan kasi first time yon na magkikita kami. Diyos ko guys, sobra ito ano, sobra yung para siyang hindi mo maintindihan kung may buhay kasi wala lang, freeze lang siya, hindi siya nagsasalita tapos nakatingin lang, ako lang yung yumakap talaga. Ako lang yung yumakap sa kanya talaga. Ano ay humalik, i-turn up na. Turn off din ako pero hindi ko kasi liit ko. Basta hindi siya love at first sight. Unang araw namin parang pinilit na lang namin magtabi. Sayang pamasahe. Yun. So ganun yung nangyari. December 19, 2015. Yan. Tapos December 20 nag-flight na siya pa Pilipinas. Tapos before siya bago siya mag-flight sa ano sa airport ko. Malungkot ako totoo, malungkot. Pero naging masaya din ako at the same time. Kasi may pera ka nun. May tira kang pera na ano, Taiwan dollar. Yung binidro mo. Siguro nasa ano yun? Nasa kulang-kulang 9,000. Wow! Iniwan mo sa akin. Sa pag-ari, ano, sabi ko, ala, wag na. Pero deep inside, yes, may pambayad ako doon sa, ano, sinanglaan ko. Sige, wag na. Tapos sabi mo, ano, sige na,
wala kang din paggagamitan yung sabi ko. Tapos isip-isip ko, wag na. Tapos sabi ko, ala baka rin hindi nga ibigay. Ay siya, sayang din. Tapos ayun, sabi ko, siya, sige. Yun, tinanggap ko. Tuwa-tuwa ako kasi may 15,000 yung nung sinangla ko. Tapos, bala ko, 3 months ko babayaran yung 15,000, 5,000, 5,000. Ay, may iniwan na 9,000, 6,000 na lang. Hindi, nabayaan na pala isang buwan yung ano. Ako na ATM ko. Masaya ako kung umalis siya. Kasi, yun. Tapos, LDR na ulit kami. Long distance relationship ulit. Nang may isang taon. Isang taon. Sobrang hirap. All day, all night. Ang hirap guys ng LDR ha. Kasi, mag-aaway kayo. Ang hirap makipagbate pag nag-aaway kayo. Diba? Sobrang hirap kasi hindi mo alam ginagawa niya. Hindi mo niya din alam ginagawa ko. Tapos, ang hirap mag-sorry. Kasi pag galit siya, hindi siya nag-online guys. Hindi siya nag-online. Pinaperapan niya ako pag magtatampo siya. Is ako naman, sobrang gusto ko na lagi ko siyang nakikita. So, yun. Hanggang sa sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya ang long distance relationship. Hindi ko na talaga kaya. Iwanan mo yung trabaho mo sa Taiwan. Kung talagang mahal mo ako, aalis ka dyan, pupunta ka dito. Hindi! Pupuntahan mo pa ako dun ng kadalawang beses nung birthday ko. Oo nga pala. Bali. Hindi. Okay. Okay, nung birthday niya. Actually, dalawang beses siya pinuntahan Taiwan nung birthday. Nung December. December at April. April kasi birthday niya. Di ba, yaman niya? Pumunta ulit ako doon. Nung April. Kaya, yun ang dahilan guys kung ba't hindi ako nakaipon. Kasi, totoo kasi. Biruin nyo guys. Isang flight doon kasi pag nagpa-flight ako 3 days lang. 3 days lang, guys, 70,000 pesos. Sa eroplano pa lang. Tapos yung pagkain ko pa. 70,000 sa isang puntahan ka doon. Kailan pa ba natin? Yan mo na nun, sabi mo na. Okay, anyway. Para may idea din sila, bali mo makapanood ng mula dito papuntang Taiwan. Anyway, yun nga. So, sabi ko, hindi ko na kaya. Pumunta ka na dito. Kung talagang mahal mo ako, pumunta ka dito. Iwan mo yung trabaho. Hindi. Garne. Mali-mali na naman. Are. Sabi mo, magbakasyon ako dito. Toxic na din doon sa trabaho ko sa Taiwan. Kaya, ang plano ko, mag-resign tapos magbakasyon ako dito. Sabi niya kasi 3 months ako magbakasyon dito. Ay, di yun. Tingnan natin kung mag-work. 3 months. Ayun, hindi nag-resign ako sa Taiwan. Tapos plano ko, pagka di magbabakasyon nga ako din eh. Kung papala rin. Tapos pagbalik ko ng Pilipinas, mag-apply ako. Ang target ko naman nun ay Japan. Japan talaga. Tapos yun nga. Oo, original plan, bakasyon lang siya dito. Tapos, yung pagka-resign ko, nag-apply agad tayo ng tourist visa papunta dito. Isang araw lang na, ayun. Pinalad naman, isang araw lang na, kasi kakagaling ko lang sa Taiwan noon, time na yun, kaya mabilis lang na-process yung yung visa application ko. Isang araw lang, na-approve agad. Yun. Anong hindi nyo pinakamakakalimutang pinagdaanan nyo as mag-asawa? Yung tanong na yun, guys, galing kay sa best friend ko, si Isay. Hindi natin makakalimutang pinagdaanan. Ako siguro nung una, kasi akala ko hindi mag-work yung aming relasyon. Kasi, nung una, pag magbababag kami, bit-bit ko yung maleta. Bago pa ako dito sa Melbourne, pag magbababag kami, lagi ka bit-bit si maleta ka, tsaka si passport. Yur-yur! Wala ako, pamasahe doon, ang lakas na loob ko, wala na. Saan ka pupunta doon? Hindi ko din alam.
Hindi, ito. Totoo kasi niyan. Ang totoo kasi niyan. Nung una kasi, hindi siya agad natanggap ng mama ko. Hindi siya agad natanggap kasi ganito yan. Nasanay kasi ang mama ko na kami lagi yung magkasama. So, lagi kami magkasama. Biruin nyo guys. Bale, 5 days lang kami nagkita ni Nance, di ba? Dalawang... Six days. Isang tatlong araw, tapos again tatlong araw nung pumunta ako sa Taiwan. So, 6 days lang yun. Bago siya pumunta dito, then after 2 months, nag-propose agad ako sa kanya. Nag-propose agad ako sa kanya nung nandito na siya. Na gusto ko siyang pakasalan. So, sobrang bilis talaga ng pangyayari. So, after nag-propose ako sa kanya, after how many months, Han? Let's say 6 months? 5 months? Nagpakasal na agad kami. No! December 2016 ka nag-ano. So, isang taon din kasi January 2018 ta ako nasal. So, after 1 year, ta ako nasal. Hindi, sabi ang ibig sabihin after nag-propose. Oo nga, December ka nag-propose. December 2016. Okay. Fine. Wala na na. Pagin ng madali ko. Sorry naman kasi mahina ako sa ano mga date. Anyway. So after a year, yun nga, nagpakasal ka agad kami. So sobrang bilis ng pangyayari. Sobrang bilis talaga. Kaya yung mama ko parang na-overwhelm din siya. Hindi siya sanay na yung attention ko is sa iba. Kasi ako po kasi ang bunso sa amin at talagang kami lagi ng mama ko yung magkasama. So yun. Pero ang maganda niyan ngayon, okay na sila, masaya kami. So yun, yun ang pinagpapasalamat ko. Hindi niyo pinakamakalimutan yun ng isawa. Yun yung hindi niyo pinakamakalimutan pinagdaanan. Yun yung para sa akin pinakamahirap na pinagdaanan dun sa buong relasyon. Ako din. Kasi sobra ang stress ko nun. Kasi mahal ko yung mama ko, mahal ko siya. Nasa middle ako. As in, lagi akong umiiyak. Parehas ko silang mahal. Ang gusto ko lang, maging okay na sila. So, naging okay naman kasi si Han, hindi naman siya sumasagot sa mama ko. At pinaintindi rin niya sa mama ko, may isang beses pa niya na talagang siya, pinuntahan niya yung mama ko sa room ng mama ko at kinausap niya talaga yung mama ko at sinabi niya na mahal ko naman yung anak ko. Aww. Yun, sinabi niya na mahal ko yung anak ko. Takot din kasi si mama ni Roan na maiwan si Roan. Pero, totoo. Pero yun, tumagal naman kami ng 5 years. Magpa-5 years na kami. Wow! Tapos, ako naman, yun din yung isa sa pinakamabigat na pinagdaanan namin. Na yun nga, ang hirap, mahirap na yung ramdam mo na hindi ka tanggap, ganyan. Pero nung una lang naman yun, nung una. Ang daming beses kong iniyak din kay Roan na Han, wala. Tapos yun, pinakamahirap. Tapos yun pa na may isa kaming wedding na pinuntahan tapos dito din sa Australia. May isang wedding kami na tapos parang may isa dong babae. Parang inano niya sa akin na parang kaya ko lang inano si Roan. Parang Han, kaya inano ko. Parang kaya ko minahal si Roan kasi gawa ng pera niya. Parang ang sakit, masakit 'yun. Parang ang insensitive naman na. Kasi sa totoo lang nung nasa Taiwan ako, 22 pa lang ako nung nasa Taiwan ako. Nung naging 22 pa lang nung naging kami. Tapos niyayaya niya ako pumunta dito. Wala naman akong ideya talaga kung ano ba yung meron sa Australia. Parang nasa utak ko lang nung parang katulad lang din siya ng Taiwan, parang may nag-exist na gantong bansa, may Australia sa mapa, parang ganun lang. Wala namang idea na ganun pala yung buhay dito.
Hindi ko naman alam na ganun kaganda yung buhay dito. Basta, ayun, mahirap na nakakarinig ka ng mga ganung words. Kasi, alam mo yun, parang, oo, mahirap ka, pero, hindi naman para, hindi ka naman, malay ko baka na, ano din to, na may, naangat din siya sa buhay. Hindi ko rin na, basta, yun nga, sa mga, ayun, sa mga nag-isip nung dati, tingnan nyo naman, kami pa rin. Hindi, yun, hindi sa, ano, hindi ko siya minahal dahil sa pera niya. Nasaktan niyo ako. Pero buti na kayo! Okay, pag napapag-usapan niyo, nasasaktan pa rin ako. Kasi, ayoko nung ganun, ano. Pero sa totoo lang naman kasi, nung dumating sa buhay ko si Nance, nung dumating siya sa buhay ko, wala pa talaga akong ipon. Wala pa talaga. Oo, totoo, tinulungan ko siya makapunta dito. Totoo yan. Pero wala akong ipon talaga para sa sarili ko. Kasi nung single pa ako, guys, wala akong ibang inisip kundi maglustay ng pera. Wala sa isip ko ang mag... Wala sa isip ko ang mag... mag ano, mag-save. Wala talaga. Kaya simula lang nang nag-asawa ako, dun lang ako nag-decide na kailangan ko nang seryosohin ang buhay, kailangan ko na talagang mag-save para sa future. Talagang pag may goal kami, laging dalawa kaming nagtutulungan talaga. Without her, wala talagang mangyayari sa akin kasi siya yung nagturo sa akin kung paano mag-save. Yun. Okay, muna tayo. Nagiging ano na. Ngayon, seryoso na, guys. Okay. Pa, matino, mabait na ba si Roan? Ito. Itong tanong na to, galing to kay Charisma. Na... Ex niya. Pero mabait siya. Oo, oh, ex ko yun, pero mabait siya. Friends kami. Matino, mabait na ba si Roan? Si Roan, mabait talaga siya. Hindi ko sinasabi to kasi asawa ko siya. Mabait siya, mabait siyang tao. Matino. Matino naman. Hindi ko pa, never ko pa siyang nahuli. Sa limang taon namin, hindi talaga. Ewan ko lang din kung magaling talagang magtago, pero hindi ko talaga nahuli. Ay, hindi. Dun sa simula, amin ko naman, dati talaga, sobra akong maloko talaga. Alam, at madaming may... Akala ko may aaminin ka na ano, nagsuntok. Ha? Nagkasuntok ka na. Hindi. Wala talaga nung dati pa, mga bata pa ako, mga high school, college, ganyan. Basta nung wala pa siya sa buhay ko, talagang maloko ako. Kaya, sorry na din doon sa mga tao na nasaktan. Pero ngayon, nung may asawa na ako, syempre, focus na ako sa asawa ko. Wala na talagang, ano, wala nang cheating, wala nang ganyan. Seryoso na sa buhay, ganun. May follow-up question siya. Sabi niya, when, where did you meet? Bali, nasagot na kasi namin yun kanina. Tapos, give at least 7 tips to keep your relationship healthy. 7! Ang unti naman! Ang dami. Ito, number one, Han. Bibigay ko number one. Wow. Sa isang relasyon, dapat may love. Siyempre, lahat ng susunod sa mga sasabi namin, walang, ano yan, walang halaga kung walang love. Trust. Number two, trust. Tama. Actually, phone ni Roan, phone niya lang. Phone ko, hindi kami nagpapakalaman. May tiwala kami sa isa't isa, totoo. So, yun. Ito, patience. Sobrang habang pasensya. Mas mahaba pasensya niya. Ako walang pasensya. Kailangan mahabang pasensya nyo. Kailangan kung yung isa laging
laging walang pasensya, hindi man lagi, pero kung wala siyang pasensya, dapat ako mabang pasensya. Kung ako ang pagod sa trabaho, o may iniisip ako, stress ako, dapat siya yung mahabang pasensya. So, ganun. Give and take, dapat. Pangapat, pag nagalit ang asawa mo, dapat mas galit ka. Pag galit siya, mas galit ako. Actually, guys, pag galit ako, mas galit siya. Pero, yun nga, mas mahaba nga yung pasensya ko. Kaya, okay lang. Dejo, ako lang. Wag naman lagi. Pero, effective yun. Ano pa ba? Taman. Basta yun. Kasi ang importante lang naman, love and trust. Hindi. Yung ano, focus mag to keep your ano, mag-focus kayo sa ano nyo, yung goal nyo sa future. Yung 'di ba may focus kayo focus sa isa't isa. Basta ganun, focus. De, tsaka, yung 'di ba may mga plano kayo. Focus lang, focus 'yun. Oh, tsaka isa pa han is respeto. 'Yun, napakalaking ano noon. Kailangan may respeto talaga kayo sa isa't isa, kasi pag nawala na yung respeto, sabi ko nga dati sa kanya, pag nag-aaway kami han, pag nawala yung respeto natin sa isa't isa, wala na talaga. Kasi kapag wala kang respeto, kaya mo nang saktan yung taong mahal mo. Kaya guys, lagi kayo dapat may respect. May respect kayo sa isa't isa.